ayan guys, no, ito yung ating fuel cap, no. So makikita nyo, ayan, oh, may nakasulat dyan, off. So pagka tinapat mo yan dito, naka-off yan, no? Tapos ayan, nakalagay RES, reserve. So pag gagamitin mo na yung reserve na gas mo, pipihitin mo na siyang ganyan. So yan, yan yung mga settings. Tapos yung itong settings na pababa, yan ang on, no? So mababa, mababasa nyo naman yan, eh, no? Sa ilalim, yan, nakasulat, may nakaukit yan, eh. Ewan ko, kita rito. Ayan, on. Diba? Tapos off. Tapos yan, ito, reserve. Yan. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayun, good afternoon everyone. So, dito naman tayo sa panibagong episode ng Red Dragon Rider. So, yung pag-uusapan natin ngayon, ito guys, yung ating fuel cap, no? So, alam nyo kasi guys, kung bakit tawag nito. Napaisipan kong pag-usapan natin tong fuel cap. Kasi, minsan may nakita akong post sa Facebook na nagkakaproblema sila doon sa ating carburetor, ano? So tumatagas. So actually ako rin naka-experience din ako ng ganun. So pero na-experience ko 'yon after 6 years ng ownership ng motor ko. Tapos siguro mga nasa 100,000 na 'yung tinakbo. So siyempre si guys, machine 'yan, eh. Pasasaan at pasasaan, ba't masisira din yan. So, ang tayo bilang mga rider, bilang mga may-ari ng motor, ang kailangan lang natin gawin, maprolong yung lifespan o lifetime ng ating motor. Tapos, pati na rin yung mga pyesa. So, so yung iba, maaga pa tumatagas na yung kanilang mga carburetor. So, yung iba naman, matagal bago na-experience yun. Pero, karamihan na pagtagas ng carburetor, na-experience na may mga may-ari ng SA. So ang ano ko lang, ito sa akin, suggestion ko lang to guys. Pwede natin tong, pwede nyo sundin, pwede hindi. Kasi isa sa mga pwede natin gawin para maprolong natin yung lifetime ng ating baterya, ng ating carburetor. So i-practice natin na kapag hindi natin ginagamit yung ating motor, i-set natin ito sa off yung ating yung ating fuel cap. Kasi guys, itong ating carburetor o yung fuel system natin, ang sistema niya, kumbaga gravity feed yung ano, yung pagpasok ng gasolina sa ating carburetor. So gravity feed, kaya palaging ang tangke nasa taas, no? Nakapwesto palagi sa taas kasi by gravity, pag binuksan mo ito, pag ilagay mo ito sa on, bubuhos na yung gasolina ng kusa pababa, no? So kusa siyang bababa. So yun ang tinatawag na gravity feed. Kasi yung isang paraan, yung vacuum feed. Ibig sabihin, pag yung mga gumagamit usually ng vacuum feed, ito yung mga tangke na mas bababa pa sa carburetor. Kaya kailangan nila ng vacuum para masipsip yung
fuel papuntang carburador. So yun sa atin, gravity feed. Kaya mataas yung pwesto ng tangke sa carburador. Ngayon, kung ang motor nyo naman ay fuel injected, of course, walang ganito yon. Hindi natin puno problema yung kung gravity feed o kaya vacuum feed kasi fuel injected yung pag-deliver ng fuel. So, yun ang mga kaibahan, no? Yun sa atin, carb. So, yun lang ano kasi may mga napagtanungan nga ako na iba-iba kasi yung ano eh, iba-iba kasi yung appreciation guys ng mga mekaniko eh. Ako guys, hindi ako mekaniko, pinapaalala ko lang kung ano yung sinishare ko sa inyo, mga na-experience ko yan, tsaka natutunan ko din lang yan. So, ito, parang ambag ko lang guys sa inyo. Kung sakasakali, pwede nyo sundin, pwede hindi. Pero, nasa inyo na yon. So, yun, pagka nakakalo na ngayon, nasa quarantine period tayo, hindi tayo masyado nagbabiyahe. Pagka nakapark yung ating motor o hindi natin gagamitin ng matagal, iset nyo na lang to guys sa off palagi. Kasi para sa ganun, yung pagtagas niya sa papasok sa loob, may pumipigil. Kung sakali man na talagang tumagas siya, at least, kung ano lang yung nandyan sa loob na yan, yun na lang ang mawawala. Hindi na siya tuloy-tuloy. Kung sakali man, ha. Yan. Kasi yung vacuum guys, sabi, dapat vacuum na lang daw yung ginamit. So, tinanong ko nga siya eh, na kung nagkamali kaya yung mga engineer ng Yamaha sa paglagay ng fuel cap na ganito na manual eh. Imbis na tawag nito na yung vacuum automatic. Automatic, may automatic kasi nito eh. Tinatawag na vacuum fuel cap. Kaya lang guys, kung napansin nyo, nakatatlong version ng labas ang Yamaha. Pero bakit hindi nila ginawa yon? Kung talagang may flow o kaya merong problema ang paglalagay ng manual fuel cap. Diba? E sana ginawa na nila ng paraan. Kaya nga sila may version 1, may version 2 eh. Kasi yung version 2 at saka version 3, supposed to be, dapat may mas improve siya. Mas improve siyang version ng version 1. O kaya nung version 2, no? So, pero mukhang hindi rin nila ginawa eh. So, ibig sabihin, hindi nagkamali ang Yamaha sa paglagay ng automatic fuel cap, no? So, nasa ano na lang yung guys, nasa atin ang mga gumagamit. So, siguro yun lang gusto kong i-share sa inyo pagdating dito sa ating fuel cap. Kasi guys, yung vacuum, magtagal-tagal nasisira din yun eh. Kasi may diaphragm din yun eh. May goma din yun sa loob. Eh, lahat ng gamit naman nasisira eh, pagtagal-tagal eh. Nasa nagumagamit na lang yan kung paano niya mapapatagal yung kanyang gamit. So, ito, isa sa mga suggestion ko sa inyo, palagi na lang natin itong iset sa off kung di natin ginagamit. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi. See you sa next video.